Lina, oh. Ang ganda ng kulay. Sobra. Grabe. Lapit pa natin. So, hindi basta-basta ang ating bisita ngayon kasi isang Lenovo product. Saan nagpadala sa atin, guys, ang Lenovo ng isang projector, smart projector. Eto, guys. Para ating subukan at i-review. Sa mga naghahanap ng projector, smart projector, eto, guys. Yan, pwede natin gamitin sa, ano, sa ating kwarto. Para lahat, lahat, malaki. Ang galing! Kitang-kita mo lahat. Tapos, balita ko, maganda yung kanyang sounds. So, secured yung product sa ilalim. Ayan siya, guys, oh. Okay, sa mga gustong bumili ng ganitong klaseng smart projector, Lenovo. Available sa Lazada. Ito, guys, ang presyo nito ay nasa 12,899 pesos. Isang Lenovo smart projector. Okay. Dito. Ano ba to? Ah, ganon. Hindi ko kasi alam. So, ganon. Tapos. Oh, secured yung product sa loob. Meron siyang manual. Ito yung projector. Ang isang kinakatamad kasi natin ay yung magbasa ng manual bago gamitin. Pag receive natin, pakpak ka agad, gamit ka agad. Pag nagkaka-trouble, saka tayo nagbabasa. Ayan. Sa box, meron siyang kasamang power supply. Ang laki, guys, oh. Yung kanyang power cord. Tapos yung kanyang remote. So, yun lang, guys. Wala nang iba. Baba natin lahat. Oh, ang laki. Okay. Tingnan natin lahat. Ito yung kanyang remote. Hindi na kasi katulad nung una, yung ating mga projector noon ay limitado yung kayang gawin. Sa projector lang siya, walang speaker, hindi mo may connect sa Bluetooth, hindi mo may connect sa internet. Ngayon, napakasting. Marami siyang pwedeng gawin. Diba? Tapos, tatanggalin natin. Pinaka the best na gawin sa mga bagong product. Yun, oh. Paano ba to? Paano ba to? Ay, matanggal. Yan, guys, oh. Bagong-bago, tanggalin natin. Ingat, baka magasgas. Bango. May static pa siya. So, yan yung laman sa loob ng box. Yan, guys. So, dito lang tayo mismo sa projector, mamayin ng iba. So, dito sa ibabaw niya, ang ganda, guys. Oh. So, habang nanonood ka, pwede mong pagkarga ng popcorn. Habang nanonood ka ng YouTube, ng Netflix, at kung ano-ano pa. Okay? Tapos, iisang pindutan lang yun nandito kaya napaka-importante yung kanyang remote control. Ayan. Kung sa bagay, eto, guys, ay autofocus na siya. Bahala siya mag-focus. So, kung may kakalat-kalat na bata sa pader, ayan, mag-autofocus siya, pusa. Okay, tapos, eto yung kanyang lens. Tapos, yung LED niya ay 700 ANSI. At dito yung kanyang sensor, dalawa. May ventilation siya. Sa likod, eto. Yung kanyang power supply input. Tapos, 3.5mm na earphone jack. Tapos, USB type A. Tapos, HDMI. Then, yung kanyang sensor. Tapos, yung kanyang mga ventilation dito. Sa ilalim, yung kanyang paan rubber malapad. Yan o. Okay. So, nandito na rin yung kanyang speaker, labasan ng tunog. Yung kanyang design dito, para siyang cake. Saksak natin.
Okay, so eto na, malalaman natin. Ayun o, may ilaw sa ibabo. Android! At siya nga pala guys, meron na siyang 2GB na RAM tapos 16GB na internal memory. So, sapat na yun guys para gamitin natin sa ating mga apps pag mag-install tayo ng mga apps. Tapos, 5.0 naman yung ginamit nilang Bluetooth dito para mas mabilis at reliable na connection sa ating mga music. Tapos, kung magpapasa tayo ng mga files. Okay, so subukan natin. Yan o, ang cute. So, pwede natin i-on dito or dito. Pero mostly dito kasi. Yan o, ang ganda o. Boom. Tapos, auto-correction na rin yung kanyang keystone. Automatic focus keystone. Automatic lahat. So, wala na tayong gagawin. Maupo na lang tayo at manood. So, dito guys ay napaka-importante yung kanyang remote. Kasi dito sa mismo projector, yung kanyang power button lang inandito. Wala na. So, dito nandito yung kanyang power button. Pwede dito sa likod at pwede dito sa harap. Tapos, yung kanyang autofocus. Parang recalibrate. Tapos, yung kanyang setting. Up, down, left, right. Tapos, okay sa gitna. Or, enter. Back. Home. Tapos, ewan ko ano to. Volume down, volume up. Okay. So, subukan natin dito sa harap. Ayun o, umilaw na. Umilaw na siya, tapos siya na siya guys. O. Parang tabingi siya pero mag-auto-correct pa may yung kanyang balance or yung kanyang center. Mas maganda patayin natin yung ilaw. Tapos, mag-auto-focus siya mamaya. Ayan o. Okay, ayan na siya guys. Okay, autofocus. Ayan, magre-recalibrate yung kanyang focus. Yun o. Okay. So, dito yung kanyang home. Tapos... Tapos tayo meron siyang search. Pwede natin i-connect sa internet. Yun, hindi pa nakakonnect. Okay. Back. Sa home. Dito merong Netflix. Pwede tayo mag-Netflix. YouTube. Disney. Facebook. Spotify. TED. Marami. So, install na lang natin yan. Tapos, pwede na natin gamitin. Pagkatapos, home. Apps. Ayan. So, dito, ang alam ko lang gamitin dito yung Miracast. Tapos, mamaya, subukan natin sa Bluetooth. File manager, kasi pwede tayo mag-transfer ng file dito para pwede na natin gamitin kahit wala tayong connection sa ibang mga device. Video, image, audio, office, tapos, ayan, subukan natin mamaya sa ano, hard drive or external. Internal storage, pag may na-install na tayo mga panood dito, pwede. Setting. So, dito pwede tayong select ng setting, HDMI at audio-video USB. Okay, so hindi yata compatible dito yung laptop ko. Pero sa mga laptop na iba siguro compatible siya. Sa akin, hindi kasi. Kahit sa mga power bank, hindi compatible yung mini-book ko. Mini-book ba? Oh, kasi hindi naman siya totally laptop kasi maliit. Sa setting, eto, wifi setting. So, pwede tayong mag-connect. Yan. Wala ko. Ayun, connected na sa ano ko. Connect. Okay. So, save natin. Okay. Tapos, pwede tayong mag-YouTube. Ayun, accept lang natin. Next. Ayan, okay, connected na siya. Wala pa naman na pala pa eh. Lahat mga ano, yung volume, maganda naman yung kanyang sound, guys. Malakas. Siguro kung ipaintitang natin yung malaki sa iba na hanggang doon lang guys kasi iniwasan nating ano, makapiright. So maganda naman yung kanyang display, malakas yung sound. Sa liwanag niya,
At sa ganda ng kanyang kulay, ayan, etong pader ko kasi guys ay green siya. Pero kita nyo naman, yung kulay niya buong-buo pa rin. Mostly kasi mas maganda yung kulay niya kung medyo light gray siya eh. O kaya yung puti. Pero dito buhay na buhay yung puti oh. Malakas siya. Malakas yung liwanag. Tapos ang ganda ng kanyang, yung kanyang clarity. Okay. Sa Netflix, wala pa akong ano, wala pa. Sira yung ano ko. Sira yung account ko sa Netflix. So hindi natin matetesting sa Netflix. Okay. Madamot yung aking ano. Meron siyang YouTube Kids. Madamot yung wifi namin dito. Ayaw mag-connect. Ayaw niya mag-share. So subukan natin sa ano, sa tawag dito sa external hard drive. Try natin sa dito. Okay, mga movies 1080. Try natin. Ayun. Ayun oh. Buhay na buhay yung kulay. Oh, linaw. Masyado tayo malapit. Ayun yung projector. Linaw siya. Tapos yung gilid-gilid niya talagang ayun oh. Huwag sana tayo makapiright. So hindi natin i-steady. Parang na makapiright. Yun oh, ang linaw. Ang ganda ng kulay. Sobra. Grabe. Lapit pa natin. So, para sa mga interested na bumili ng ganitong klaseng projector ni Lenovo, Xiaoxin 100, ang presyo po nito sa Lazada ay nasa 12,899 pesos only. And guys, malinaw siya, napakalinaw. Ang medyo nahirapan lang ako dito yung i-connect yung wifi. Ayan, so napakaganda guys, napakaganda ng tunog. Napaka... yung clarity, yung kulay, wala akong masabi, yung tunog. Yun o. So maraming salamat guys sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na. Ang susunod guys ay mga speaker naman tayo. May speaker, nandito sila. Eto, bukan natin. Okay, so next time ulit, kita-kita naman tayo. Paalam muna, bye-bye. Gabi na.